Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, po na mensahe po ninyo ngayon ay the energy of the Falcon. Sabi dito, act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation. Ayan. Kasi sayang nga naman, diba? Meron ng mga opportunities na nandiyan sa inyong harapan sa ngayon, and that could be also in any area of life, diba? So maaaring magkaroon kayo dito ng opportunity to travel, opportunity to get a higher pay, no, sa trabaho, yung mga ganon, or iba't iba pa, depende sa inyong sitwasyon. But whatever it is na oportunidad na nandiyan sa inyong harapan, sabi dito sa inyo, ang advice sa inyo dito, act on it, no? Akong ino-offer sa iyo yan, tignan ninyo, di ba? Pagmuni-munihan ninyo, mag-research kayo, magtanong kayo kung ano nga ba ang nilalaman, di ba? Ng oportunidad na yan na nandiyan. Para pag pinasok din ninyo, alam ninyo din, di ba? At saka kung, if you're going to, ano, to consider it, di ba? Kung kahit anumang opportunity na yan, at least, hindi rin masasayang ang oras ninyo. We have Honey Bee. Let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Ayan. So, malambot naman ang inyong puso, no, Cancer. Lagi naman kayong mabait. Lagi naman kayong matulungin. Lagi naman kayong mapagpatawad. Kaya, maaaring yan din ngayon ang hinihingi ng inyong sitwasyon, no? Na yun, yung compassion ninyo at ang pagpapatawad ninyo, yun dapat ngayon ang maaaring kailangan ninyong i-display sa inyong sitwasyon sa ngayon. We have Kiwi, do a walking meditation each day for the next week. Ayan, so siguro matagal na kayong hindi nakakapag-meditate kung nagma-meditate man kayo, or maybe hindi pa kayo nakakapag-meditate, no? Hindi pa kayo nakakapag-try. This is an invitation for you, no? Ito lang naman ay para doon sa a few of you na talagang dati nang ginagawa ang meditation, this is an invitation for you na gumawa ka naman ng meditation na iba namang klase, no? Do a walking meditation habang kayo ay naglalakad, no? Nagme-meditate kayo, hindi lang yung nakaupo sa isang corner, yung gano'n, no? So this is at the same time parang maka-exercise din kayo at the same time. But if you are not fit enough para magawa ng walking meditation, then ibig sabihin ang mensaheng ito ay hindi para sa iyo. Doon lang ito sa mga kayang gawin ito, no? So good luck. What else? We have humpback whale. Sabi dito, music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument, or listening. Ayan. So, makakatulong din sa inyo, no, sa inyong healing ang musika. Maari kasi na dati na kayong mahilig sa musika, you really have a music inclination talaga, or maaaring you really love music, you know, and siguro dahil sa kadami ninyong ginagawa or inaasikaso, maybe you don't even have time na para makinig sa musika, or hindi na kayo nakakapagtugtog, no, ng instrumento, kung ganun man. So this is inviting you na music is essential. Kailangan natin yun. Mahalaga siya, no, sa ating healing and well-being. Lalong-lalo na sa'yo kung ikaw ay talagang mahilig sa musika. Kasi maaaring dati kung nakikinig siguro kayo, it relaxes you. Diba? Parang nakakapag-rejuvenate kayo kapag nakikinig kayo ng musika. So maaaring ganon ang epekto sa inyo ng musika before. And kaya ngayon, you know, this, you're being reminded na bumalik kayo, no, doon sa love ninyo for music, bigyan ninyo ang sarili ninyo ng oras para makapakinig sa musika, because it will help you heal, no? Maaari din na ang iba sa inyo talaga then ay nagkaroon kasi ng disconnect, no, sa musika, no, whether kahit ano man ang relationship ninyo with music, whether kayo nagsusulat, kumakanta, or nakikinig lang, you know, maraming lately siguro nagkaroon kayo ng disconnect talaga, no? Kaya this is a reminder para sa'yo. So what else? We have dog.
Your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. Ayan. So, siguro ang dami ninyong trabaho, no? Or ang dami ninyong boss, or siguro iba-iba yung pinagtatrabahuan ninyo, kaya ang dami ninyong master, kumbaga, no? Iba nga talaga, mahirap, no? Kapag marami tayong ginagawa. Lalo-lalo na kung marami tayong trabaho, kasi maaaring nag-o-overlap na yung schedule ninyo, di ba? Kaya, parang, no, parang nawawala tayo sa wisyo sometimes, kasi kung nai-stress na tayo ng sobra-sobra, no? Kaya, maaaring kailangan na ninyong pag-isipan yan, no? Kasi, nakaka-stress talaga, lalong-lalo na kung naka-schedule tayo sa isang trabaho, tapos yun pala, nag-overlap ang oras natin, yung schedule natin sa isa pang trabaho, sa isa pang appointment, something like that. You know, maybe now is the time na kailangan din ninyong pag-isipan or re-evaluate ninyo kung ano na mga kaganapan sa buhay ninyo so that ma-rearrange ninyong muli, no? What else? We have Ladybug. This is a time of good fortune. Ayan. Panahon ng inyong kasaganaan at swerte. So, sabi dito, be willing to receive all good things in your life. Ayan. So, maging bukas ang inyong mga mata, ang inyong isipan, ang inyong tenga, ang inyong mga kamay. No? In other words, no, buksan ninyo ang inyong sarili para sa swerteng ito, para sa kasaganaan ito na paparating. No, Cancer? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.